magandang bahay, magagarang sasakyan, at maunlad na negosyo. Lahat ng yan, katas ng paghihirap ng ating mga OFW. Bakanteng lote lang ito dati dito sa Iloilo City. Pero ngayon, nakatayo na rito ang mga naglalakihang bahay na katas daw ng pinaghirapan ng mga nakatira ritong seaman. Ang bahay ngang ito, hugis barko. Mga 40 plus na ang mga seaman diri. Pitan di mga chief engineer, second mate, first mate, damo sila. Isa sa homeowners ang dating seaman na si Elmer. Welcome aboard sa kanyang 399 square meter home. Ang kanyang pintuan meron pang code. Ang sofa, debuton at reclining. Agaw eksena rin ang aquarium na bar din pala. Una-una talaga napupunan dito itong aquarium na to kasi maganda yung design niya. Nili ko to dahil nahilig ako sa fish. Nakapagpundar na rin si Elmer ng sasakyan at mga negosyo. Sa hirap si Elmer dahil nga raw sa kahirapan, nagkawatak-watak silang magkakapatid. Nung nag-aaral ako ng elementary, mira ako sa lola ko. Hindi ko naranasan nag-celebrate ako ng birthday ko. Nakasama ko yung buong pamilya ko. Isa lang naman yung dream ko dati na kung ano na-experience ko nung bata ako, nung lumaki kami magkakapatid, ayoko maranasan kung may sarili na akong pamilya. Para matustusan ang kanyang pag-aaral, nagbebenta siya ng baboy sa palengke. Wala akong babaon, hindi ako makapag-aral. Wala akong pagkukunan ng pera na isustos ko sa allowance ko, sa bayad sa school. Pagka-graduate, agad siyang nagtrabaho bilang tigalinis ng barko. 19 years old ako. Nililinis ko yung barko, yung kusina, from 8 o'clock in the evening until 8 o'clock in the morning. Umiyak ako dahil doon ko naranasan na ganun pala kahirap magtrabaho. Kinalaunan, na-promote si Elmer bilang waiter. Laking bagay nung nalipat ako sa dining kasi nung sa kitchen ako, kumikita lang ako ng $500 to $600. Nung lumipat ako sa dining, assistant buffet steward, kumikita ka lang ng $1,200. Pero nung buffet steward ka na acting junior waiter, kumikita ka na ng $2,000 more or less. Sa loob lang ng ilang taon, nakapagpundar siya ng lupa at sasakyan. Napagtapos din ang pag-aaral ang kanyang kapatid. Yun nga lang. Hindi sa lahat ng araw, maganda ang panahon. May mga pagkakataong nasubok si Elmer. Nalulong siya sa bisyo. Every time na umuwi ako ng Pilipinas dati, I have a budget. Meron akong 200,000, pang gimmick lang yan sa barkada, kung saan-saan, inom. Pero tuminuraw siya nung nakilala niya si Christine. Pero ang kambal na ipinagbuntis ng kanyang misis, nalaglag. Dapat ako na lang nawala eh. Ba't sila pa? Wala naman silang kasalanan. Kaya si Elmer, nagdesisyong bumaba ng barko at ang naipon niya sa pagiging seaman, ipinampuhunan na lang sa negosyo ng kanyang misis na lechon manukan at babuyan. Ngayon, nagmamanage na sila ng 6 na branches sa Iloilo. Mananam kag saboroso. Basta may occasion kami, diri kami nga kaon. Ang tigalinis at waiter sa barko noon, restaurant manager at co-owner na ngayon, meron na rin silang mga anak. Never I imagine na bibigyan ako ng Diyos na ganitong blessings. Prayers number one talaga. Kailangan mo talaga mag-pray every day at magpasalamat. Siguro ang advice ko lang, pagdating sa trabaho, maging honest tayo at saka matyaga. At the end of the day, basta magawin mo lang yung tama, ibabalik din sa'yo yung tama. Hello guys, good morning. Kanina guys sa 3:30, naglipat kami ng mga gamit dito sa bahay. Uso ngayon sa social media ang pagpo-post ng mga OFW ng gastusin nila sa pagpapatayo ng sarili nilang bahay. Gaano katagal magpatayo at ang kanilang dream house gamit ang hashtag na katas ng OFW. Sa ganitong paraan, makapagbibigay daw sila ng tips sa mga kapwa nila OFW. What's up?
mga katambals! Welcome ulit sa aking channel. Si Myrene, napa-hashtag katas ng OFW din. Sinishare ko lang yung mga na-achieve ko. So, ang dami. Mga. So, joke lang. So, ito po, guys. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Myrene. Sa maisan po, nakikita nim lang kami, nag-harvest ng tabako. 25 pesos lang yung sinasahod ko sa buong maghapon. Nakikatulong din po ako, nag-alaga ng bata. Hanggang naging factory worker siya sa Korea na isinabay niya sa pag-aaral ng Hangul o yung lengguwahe ng Korea. Nag-schooling ako, pera pa ng kapatid ko yung bulso para lang makapag-school ako. Hiniram ko muna sa kanya. Kung sa Pilipinas, 6 to 7,000 pesos ang kinikita ni Myrene sa pabrika noon, sa Korea, 80 to 150,000 pesos ang kanyang buwanang sahod. Kaya naman, nag-ipon siya. Para kahit papaano matulungan ko din kayo mga kapatid ko para maiahon kayo, makapag-aral kayo. Sa loob ng 4 na taon, ang nooy nakikisaka at nakikitira lang. Nakapagpatayo ng sariling bahay sa Isabela ngayon. Ang lupang dati niyang sinasaka. Kita niyo yung mga to? Pananim namin to lahat. Kanya na ngayon. Meron na rin siyang 3 motor at maliit na babuyan. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Manalig lang kayo. Tiyaga, tiis. Una, maging matalino. Huwag magpaloko. Ibig sabihin, huwag papatol sa illegal recruiter. Lingkod ng tapat ang ayon sa kontrata. At syempre, kung meron mang nangyaring mga abuso, ano paman, on-site, ay i-report kagad sa kinuukulan. Dito naman sa binansagang Little Italy ng Batangas. Hile-hilera ang mga naipundar na bahay ng mga OFW mula sa Italy at sa iba pang bahagi ng Europe. Ang isa sa mga nakatira rito, ang domestic helper sa Italy na si Nita. Simple lang ang kanyang 2-story house. Pero may mga chandelier at paintings mula pa sa Italy. Meron ding bar kung saan ang mga alak galing din ng Italy. Yan ay ininom ng aking employer. Yan naman hiningi ko yung pinakabuti. Sayang ah. Sa ngayon, ang laman niya lambanog. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Nita at ang kanyang mister na si Elmar. Kaya para tustusan ang lumalaki nilang pamilya, nakipagsapalaran sila sa Italy bilang domestic helper at driver. Mahirap na mahirap talaga. Yung ganaman 10 buwan yung aking bunso. Sa unang-unang pagkakataon ni may iiwanan mo nung hindi mo alam kung anong dadatnan mo sa iyong pupuntahan. Paano hindi ka aalis? Marami na ang utang. Iyak nang iyak ako doon. Doon, kumitang mag-asawa ng hanggang 150,000 pesos kada buwan. Pero mukhang may naging kapalit ang lahat ng ito. Kalaunan kasi, lumayo ang loob ng kanilang bunso. Pag nauwi kami, hindi nalapit. Masakit. Yung tatay nila ay naiyak nga. Pero lahat ng ito, tiniis ni Nita para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Makalipas ang 2 dekada, nakapagpatayo sila ng bahay. Ang aming dating kusina ay maliit. Ang sahig ay lupa. Ang dingding ay kawayan. Sana isang araw, makapagpagawa din kami ng bahay. Para hindi pag nabagyo ay naku, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Hindi ko pa hiningi, ibinigay na. Napakabait talaga ng Diyos. Ang kanilang 5 anak, nakapagtapos na rin ang pag-aaral at nagtatrabaho na rin abroad. Sa araw na ito, may mga gustong bumati kay Nita. Inay, tatay, salamat ng maraming marami sa mga sakripisyo ninyo sa amin, sa aming pamilya, sa pamilya ng aming mga kapatid. Inay, tatay, mahal na mahal po namin kayo. No, venite presto. Ci mancate tanto. Un cuoricino. Kung mag mga anak ang babait. O iiyak ako eh. At sa sinasabi ng aking mga anak, hindi matitimbangan ng pera ang kanilang pagmamahal sa amin. Sino ba naman ang ayaw kumita ng malaki, lalo pa sa hirap ng buhay ngayon? Kaya marami ang nag-a-abroad, marami sa kanila nagtatagumpay. Lahat ng bagay may kapalit, kalimitan, kalungkutan. Kaya pag sinabing katas ng OFW, siguradong pinaghirapan. Na-inspire ka rin ba sa kwentong ito? Tweet na gamit ang hashtag KMJS.